morning. Magpapakain tayo ngayon ng mga manok. Ito yung simula lagi ng araw natin dito sa farm. Makikita nyo, nakalabas na sila lahat. Dahil tapos natin silang pakainin, gawin naman natin kapakipakinaba yung oras natin. Ang dami na kasing nagkalat na lata na naipo natin. Tingnan natin kung anong magagawa natin sa kanila. Iniisip ko gagawa tayo ng panakot sa mga pag-aalagalang hayop dito. Tara! Ang kailangan lang natin gawin ay butasan sa bahagi ng lata. Kahit alin man dun sa part na merong nandun pa yung lead. So mas maganda yung nasa ilalim, no? Kasi yun yung intact. So pagkatapos nating butasan yan, gagamitin naman natin itong mga sinulid. Ito galing to dun sa mga sako ng triguhan. Pwede din kayong gumamit ng sinulid. Kung ano yung available. Straw, pwede din. And then, gagamitin nating lock yung mga takip ng bote. O pwede ding kahoy, piraso ng kahoy, kung ano yung accessible sa inyo para magamit na pang lock. Nang sa ganun, hindi lumusot yung tali. So, doon sa pagbutas nyo yung takip ng doon sa takip ng bote, siguraduhin nyo na huwag masyadong malaki yung butas. Yung tama lang para mailusot nyo yung sinulid. Ay,
So ilusot nyo yung isang dulo ng tali dun sa butas na ginawa nyo sa lata. Ito yung isa sa mga bundle na nagawa na natin. Gaya ng sinabi natin kanina, ang pinaka-purpose dito sa ginawa natin ay magsilbing panakot, no, sa iba't ibang predators na nasa farm natin. Maging mga aso man yan, daga, pusa, bayawak, o ahas. So kapag nahipan niya ng hangin o kaya nasagi, okay, gagawa ng ingay yan. So hindi po pwede na hindi magulantang o matakot yung hayop. So sa halip na pakalat-kalat lang yung mga lata o kaya tinatapon lang natin, ba, gawin natin siyang maging resourceful tayo at magagamit natin yan sa farm natin. Kaya ako hindi ko ugali na magtapon ng kung ano-ano lang. Kasi maaring sa ngayon, wala ka pang nakikitang paggagamitan ng scraps na yan na iniisip mong itapon. Pero balang araw, saka mo ma-realize na, ay, dapat pala hindi ko itinapon yung gamit na yun. Okay. Ngayon, mamimitas tayo ng mga dahon ng sambong. Kita nyo, ang tataba ng mga dahon. Napaka ganda kapag lalo na malawak yung pwede nating pagtamnan. So ang ginagawa namin dito, sa halip na magbigay tayo ng kung ano-anong mga gamot, ng mga antibiotics sa mga manok, gumagawa kami ng sarili naming herbal concoction. O, gaya nitong sambong, ginagamit namin siya upang gamutin yung mga sakit gaya ng ubo, kung may sipon, halak. Ang gagawin namin dito, ilalaga siya at yung isang litrong tubig hinahaluan namin ng dalawang kutsara na mix nung pinaglagaan ng sambong. Yun ay kung para sa maintenance lang. Pero kung halimbawa may sakit yung manok natin, hinihiwalay namin siya tapos binibigyan namin nung pinaglagaan mismo nung dahon. Hindi natin hinahaluan ng tubig hanggang gumaling siya. May mga halaman tayo dito na available kung halimbawa may dumating na hindi natin inaasahan, magkasakit man, may mga dahon ng bayabas, oregano, may kawayan nandun. So dyan kami namimitas ng mga dahon ng kawayan, hinahalo naman natin siya doon sa concoction ng sili, bayabas at oregano. So yun yung kumbaga pinakamabisa namin na gamot para makaiwas sila sa iba't ibang sakit. Gaya na yun, napakainit. So ang dahilan kaya hindi kami nagbibigay ng gamot sa kanila, kasi syempre yung pinaka-purpose kung bakit nag-aalaga kami ng mga hayop dito is for food consumption. Most definitely, ayaw natin na kumain, diba, nung meat na may alam natin na lumaki dahil sa gamot.
It's not that I'm against doon sa mga kasama natin na nagba-vaccinate. Mapalad lang siguro tayo kasi yung lugar namin, walang malapit na manukan sa amin. Kaya hindi namin kailangan magbigay ng vaccine o antibiotics. Kasi most likely, kapag ikaw ay nakatira sa isang lugar, lalo na yung may mga sabungan, ay kailangan mo talaga magbigay ng vaccine. Kasi kung may farm na nag-administer ng vaccine sa mga alaga nila, tapos ikaw hindi, yung mga alaga mong manok yung maapektuhan. Ay, so tama na ito at lalaga na natin siya. Sa ibibigay natin sa tubig na ipapainom natin sa kanila. Yung napitas natin ng mga dahon ng sambong, ilalaga lang natin sa 2,000 tubig. Hayaang kumulo at pwede na natin siyang i-imbak. Okay? In case you're asking, dito sila dumadapo. hindi nila gusto nandito ako, obviously. So when it comes to their housing, that's the least of our worries. You know, we make sure na yung mga manok namin, they are hardened, hindi sa lumaki sa vaccine. We do not introduce antibiotics. So kung meron man kaming binibigay, those are all herbal concoctions na kami rin mismo gumagawa. Normal Sunday dito sa farm. Thankfully, may nabili tayong sariwang isda. Pinamingwitan tong mga isda na to sa uncle ko. So, ang kailangan lang natin dito ay kamyas at asin. Yun lang. Namitos din tayo ng konting kalamansi. So, gagawin natin siyang kalamansi juice. Okay? Magluluto lang ako. Saglit lang to. We'll be ready in 5 minutes. Okay, here we go guys. So as promised, mabilisan lang naluto. Sariwang isda na may kamyas, asin. Yun lang, wala nang anumang chichiburecho pa. At syempre, yung ating calamansi juice. So yung pakuan, drawing lang yan sa mesa, no? Alright, so we have ourselves a sumptuous dinner. Let us say grace. But before that, thank you so much guys for watching. Kakain muna ako until our next videos. Hopefully, you subscribe to our channel at makasama namin ulit kayo sa susunod pa naming mga episodes. Thank you guys and hope you have a blessed Sunday evening. Bye-bye.